Okay na ba? Okay. Hello, hello po mga kaibigan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mga Kalingap. Lalong-lalo na po kila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at Kalingap Rab. Ito po ay ipagpapatuloy po natin ng pag-re-reaction dito sa pangalawang kabanata ng buhay ni Aling Tereseta na nawala sa kanyang katinoan dahil po sa mga bagay-bagay na kahirapan sa buhay at mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Kaya mga kaibigan, ngayon po ay pagpapatuloy natin kung paano po inalagaan ni Reah Olarte ang itong si Ate Aling Tereseta at ng kanyang mga kasamahan. Inalagaan niya ng mabuti, pinakita ang pagmamahal para mapaamo niya, at ito po ay medyo may pagkawild po ng konti po, ano po mga kaibigan, dahil po sa kanyang kaisipan. Kaya po mga kaibigan, na binalik-balikan po nila ito ng mga, siguro mga ilang linggo po nilang binalikan para bigyan ng damit, pagkain, at ganoon din po pinainom po nila ng, siyempre, gamot po, papakalma siguro yung para hindi po siya maging wild. Kaya inuunti-unti po nila na gamutin. Dahil po, mahirap naman po yung biglaan kasi baka po magka-infection po. Infection or magka-karoon ng side effect. Kaya inunti-unti po nilang alagaan, painumin ng gamot, at binalik-balikan po nila araw-araw, at kinakausap. Kaya ganun po mga kaibigan, panoorin po natin kung paano nila inalagaan itong si, kung paano nila inaruga si Aling Tereseta. Panoorin po natin mga kaibigan. Lula, may ilog dito.
Ayan po mga kaibigan, nakita niyo po, napanood niyo po kung paano alagaan ni Reah Olarte at ng mga kasamahan niya ang ito si itong si Aling Tereseta na ano, hindi ko po alam kung bakit naggumaganon siya. Hindi po natin maintindihan, hindi ko po alam yung mga hindi nila maintindihan. At yung mga sinasabi niya po ay hindi po rin naiintindihan ng karamihan dahil kung ano-ano na lang po ang sinasabi niya at nakakatuwa po siya dahil naging mabait na po siya. Hindi na po siya naging wild na katulad na dati na don't touch me, sasabihin niya pong ganun. Pero hindi na po ngayon na nakuha na ng mga Kalingap na makasamahan ni Reah Olarte ang kalooban ni Nanay Roseta. At ito po ay kung gusto niyo pong tumulong ay ibibigay ko po at isusulat ko po dito sa harap ng aking camera ang Gcash ni Reah Olarte at address niya po. Ano po mga kaibigan? Kung gusto niya lang pong tumulong at makatulong dito po sa ating nakakaawang si Aling Tereseta para gumaling na po siya at napakabata niya po para maging ganyan po. Ano po mga kaibigan? Ito po ang address niya ay pangalan niya po ay si Reah Joy A. Olarte. Reah Joy A. Olarte. Ang number niya po ay 0977-40035. 0977-40035.
Yan po ay susulat ko po dyan sa aking wall. At para kung gusto niyo pong tumulong, ay madali niyo pong ipapaabot sa kanya. Kahit na sa malit na paraan, malit na halaga, ay malaking tulong na po sa kanila yon. Dahil po sa napakarami po sa lugar na yun ang medyo may ganyan at marami pa rin silang matutulungan. Pero ito muna ang unahin natin, ito si Aling Tereseta po, dahil po ay nakakaawa naman talaga sa tignan niyo po yung bahay niya po ay ganun na lamang po. Ang address niya po ay Fairview 1, Bagong Magang, Barangay Magang po, mga kaibigan. Barangay Magang, Dait, Camarines Norte. Fairview 1, Barangay Magang, Dait, Camarines Norte. Yan po ang address ni Reah Olarte. At siya po ang pinagkatiwalaan para para ibunin kung paano ang gastos pag siya po ang parang treasurer, parang siya po. At pagkatiwalaan po natin to si Reah Olarte, dahil ito po ay isang dating OFW din na piniling tumulong sa mahihirap. Piniling pumasok sa Kalingap dahil po sa kanyang kagustuhang makatulong din sa mga taong nangangailangan ni Kuya Bang Santos Matubang, Ate Edna at Kalingap Rab. Shout out po sa inyong lahat at sa mga kasamahan po ni Reah Olarte. Shout out po sa inyong lahat. At mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin. Tignan po natin ang pangalawang pagdalaw ni Kuya Kalingap Rab sa kay Ate. Unang dumalaw na po sila, pangalawa na ngayon. Kaya ito po, pampag-good vibes lang po. Panoorin po natin, mga kaibigan. Masaya po ito, mga kaibigan. Pampag-good vibes lang. Sinanggal ang kulang po. Tonight, as I wake up,
And over my shoulder is a lover's moon tonight as I wake up. And over my shoulder, lyric, Samante, YouTube Samante. Yan po mga kaibigan, napanood po natin ang may talento rin pala po itong si Nanay po. Ano? May talento rin po siya, kaya magaling din po siya kumanta po, ano, mga kaibigan. Kaya panoorin po natin ang susunod na kabanata bukas, dahil po sila po ay binabalak po nila na ilipat sa magandang kalagayan itong si Lola, dahil sa napakahirap po ng kinalalagyan niya at delikado. Kaya pinag-iisipan po nila at pinag-uusapan na ilipat sa medyo magandang lugar na walang na hindi siya mapapahamak. Kaya panoorin niyo po bukas ang susunod na kabanata ni Lola. Kaya mga kaibigan, hanggang sa muli po, at ako po ay si Erica Alpon Vlogs, at shout out po sa kay Reah Olarte sa pagbibigay niya sa akin ng tiwala na ilathala ang istorya ng istorya ni Nanay, dahil ito po ay nakakaawa naman at kailangan talaga ng tulong. Mga kaibigan, ilalagay ko po ang pangalan ni Reah Olarte. Kung gusto niyo pong magbigay ng tulong, ay kontakin niyo lang po si Reah Olarte. At hanggang sa muli po mga kaibigan, hanggang bukas po, ay pipiliting ko pong isalaysay uli sa inyo ang susunod na kabanata na para na pinag-iisipan nilang ilipat sa magandang kalagayan itong si
si Lula, si Nanay po. At paalam po sa inyong lahat sa ngayon at hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyong lahat.